What's up mga guys, isang magandang araw sa lahat and welcome back ulit sa akin channel. So for today's video guys, ang gagawin natin ay magta-troubleshoot tayo ng Mio Salty. So ang nangyari sa kanyang motor ay ayaw umandar at nagkaroon ng hinto-hinto sa kanyang pag-andar at tuwing pinapaandar, so namatay ang kanyang makina. So ang gagawin natin, hanapin natin ang kanyang problema ng kanyang motor, kung anong nangyari sa kanyang motor, kung bakit ayaw umandar. At turning on yung ignition, so umandar siya at biglang na namatay. So before muna natin simulan ang ating video, so shout out muna sa kanila dyan, si Baba. Yan, so simulan na natin. So ito na guys, ang natin gagawin, i-check muna natin yung kanyang kuryente sa spark plug. So ito sa unahin matay niya sa ignition coil niya. So ito, so check muna natin ito kung mayroon siyang kuryente. Pagkatapos kung mayroon siyang kuryente, so punta muna tayo sa kanyang compression. Then check natin yung fuel line niya kung ano makita natin doon. So unahin muna natin yung kuryente niya. So since itong motor na ito ay walang starter, so kickstart muna tayo. Umana natin yung ignition, so check natin. Yan, so meron naman siyang kuryente, so check natin yung compression. So tanggalin muna natin yung kanyang spark plug. So ito mga paraan guys, pwede nyo itong gayahin kung magka-troubleshoot kanya kung yung motor ay walang hindi umaanda. So check mo natin yung compression niya. Okay naman yung compression niya. So punta tayo sa kanyang gasolina. So tanggalin muna natin yung kanyang battery at saka itong gearbox niya para makita na natin yung fuel line niya kung anong naging problema doon. At saka kung okay lang fuel line, so balik tayo sa kanyang spark plug. Check muna natin yung kanyang spark plug kasi hindi natin na-check kanina yung kanyang spark plug. Check po natin yung sa gasolina niya. So okay naman yung sa gasolina niya. So yung sa kanyang exhaust, sa intake manifold, yung nagba-vacuum sa kanyang dito sa kanyang fuel cutoff valve. So check po na natin kung okay. So ito yung problema guys. So ito yun, nakita nyo naman. So natanggal yung hose. So ito yung hose natanggal. So ito nasa ibaba. Sa babang bahagi yung hose niya. So kunin muna natin, baka ito ang dahilan kaya nagkakaroon ng pagpatay-patay sa kanya pag-andar. Kasi itong linyang ito, ito yung nakita yung linya na nakakonek sa intake valve, manifold niya. So ito yung nagbabacuum ng gasolina dito sa ating tangke kapag ganitong design ng mga patrosiklo na fuel cutoff valve. So kailangan natin siyang sipsipin, i-install muna natin sa kanyang cutoff valve. Saka natin higupa ng hangin para magkaroon na ng supply na gasolina dito sa kanyang card. Kasi naubusan na ito. Kasi natatanggal yung nagbibigay supply dito ng gasolina papuntang carburetor. Napaka-importante guys na hindi ito matanggal, na connect sa kanyang fuel cutoff valve kasi ito yung nabibigay hangin at nagbabacuum dito sa kanyang gasolina dito sa tangke. So siya naman, itong namang hose nito, ito nakakonect papuntang carburetor natin. So ngayon ang nangyari is natanggal siya, wala yung connection niya sa cutoff valve. Kapag ganitong disenyo ng mga carburetor guys, so nakadepende lamang sa cutoff valve tulad ng mga Suzuki, Red 150, mga Smash, mga Raider, Redder G at mga Mio type. So itong troubleshoot nito guys, laking tulong ito kung sakaling nagkaroon yung motor na pagwala-wala yung mga minor at bilang namamatay. So check niyo muna yung linya dito sa na-connect sa intake valve, sa intake manifold,
papuntang fuel cutoff valve. So try natin siyang pandarin kasi bago pa natin siya lagyan ng gasolina yung pag-vacuum ko kanina. So ito na, ito muna guys, para double check, check muna natin yung spark plug niya kung baka meron na siyang problema. So since na-check natin kanina, yung simula, meron siyang kuryente, meron siyang compression, so check muna natin yung spark plug, baka may problema din. Para sure talaga na hindi lang yung fuel line, yung sa cut-off valve ang natatanggal. Linisin muna natin. So check muna natin kung okay yung kuryente niya. Yung ating ignition. So okay naman siya. So balik na natin sa kanyang motor para matry natin pandarin. Balik na natin yung spark plug. So sana guys sa video kong ito, kung wala kang idea, naging ganito ang sitwasyon ng mga motor nyo. So aking tulong video ito para sa inyo. Kung yung motor ay ganito klase, fuel cutoff valve, diaphragm type yung sa gasolina, tulad ng mga Suzuki at sa mga Yamaha ng mga motor. So, pagdagkaalam ito sa inyo guys, sa mga hindi pa alam kung anong disenyo ng kanilang sitasyon ng pag-supply ng gasolina. Kasi yung mga Honda is switch type, fuel cutoff, fuel cut type. So, ito naman yung diaphragm type. So, try natin siya pandarin. Guys, napaandar na natin yung motor kaya na ito andar kasi sabi ng mga yari ito yung na-on nyo lang yung ignition is andar tapos namatay kasi nga yung linyang ito yung itong hose na ito is natatanggal siya doon sa kanyang fuel cutoff valve, so yung nagsusupply ng gasolina doon sa tanke at nagbinabakyong ito nito sa intake manifold at siya namang nagpo-provide ng gasolina dito sa kanyang curb. So yun ang mangyayari talaga, papatay-patay yung andar at hindi andar kapag inoon yung switch kasi wala na supply na pumapasok dito sa gasolina at wala nang nababakyong na hangin kaputang cutoff valve. So yung motor sa Suzuki at Yamaha, so ganitong mga disenyo, so nagkaalaman ito sa inyo kung sakaling mag-experience kayo ng ganitong trabaho ng inyong motorsiklo. So yun lang guys muna sa araw na ito, salamat sa panonood. At sana nagdadaan kayo kalaman. Mag-ingas po niyo. God bless.